Morning, Ma'am. Randy. Morning, Ma'am. I don't care kung ikaw mismo magkabit ng billboard. Yes, Ma'am. Totoo ako po yung mga tao ikaw natin. Ikaw na sa marketing, ikaw ang dapat nakakaalam yan. Kasi, Ma'am, yung supplier na don't give me excuses. Yes, I want to see results. Yes, po, Ma'am. Right away, Ma'am. Ayusin ko yan. When I pass by EDSA later, I want that billboard to be the biggest one there. Do you understand me? Copy po, Ma'am. Pupunta ako na po para maayos na. Next time, make sure na wala tayong makakasabay sa elevator, okay? For Pete's sake, that man could have been a serial killer. Good morning, ma'am. Victor, bakit ngayon ka lang? Ma'am, di pa nga po ako umuwi. Are you complaining? No, ma'am. Morning, ma'am. Tell Sheila to call Mr. Chad. I don't care what it takes to close this deal. She must play golf with him. I don't care if she has to sleep with him. Okay, ma'am. Miss Eve, gusto po pala kayo makausap ng bagong boss natin. Really? As in now? Opo, ngayon na po. Leslie, make sure to get our most exquisite wine. The one that we've been hiding. This is the day that I'm gonna be promoted. Come in. Sir, kailangan mo raw ako makausap. Before anything else, I would just like to say na you won't regret your decision. Please have a seat. Kung ganun, eh hindi na pala ako mahihirap mag-explain sa'yo. At sino ka? Asan si Mr. Ramirez? Haven't you heard? Nag-resign na siya. By the way, I'm Rafi Ortega. I'm the new executive vice president. I'm sorry kung sa ganitong pagkakataon pa tayo nagkakilala, pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I was given the liberty to na alisin ang lahat ng liabilities ng kumpanya. And, bakit akong kailangan makausap mo? Because you're one of them. I'm sorry, Miss Eve Ontiveros. You're fired. Ma'am, okay lang po ba kayo? Kasi parang puputok na yung ugat niyo sa ulo eh. What do you think? Do you think that I'm okay? Ano sa tingin mo? Who the freak does he think he is? The nerve of him para paalisin ako sa kumpanyang to? I practically made this firm. If it weren't for me, ni isang tableta ng gamot, walang mabibenta dito. Sino ba siya? Well, ma'am, ang balita ko po kasi sa kanya, Harvard graduate siya, tsaka he was handpicked by the president. Ah, ganon. Well, I will make sure na nagkamali siya ng opisinang pinasok. I am not gonna go down without a fight. Sir, how can you be so cool? Honestly, sa lahat ng boss, ikaw ang pinaka-relax na relax. Yan, tama yan eh. Eh, wala naman kasi yung nakikita ang dahilan para hindi maging pleasant ang ating working environment. Ayaw ko ng tension. Ang gusto ko, chill lang. I believe na mas magiging productive tayong lahat kapag masaya tayong nagtatrabaho. Hindi ba? Tama. Tama. Alam niyo, sir, hulog talaga kayo ng langit sa amin eh. Lalo na sa sales department. And finally, mawawala na rin si Ma'am Eve, the evil boss! Oh, why did you stop the celebration on my account? Eve, I understand you're upset, but
It's nothing personal. Ako? Upset? Of course not! Ang saya-saya ko nga eh! Alam mo, it's also nothing personal. Pero gusto kong sabihin sa'yo na mahihirapan kang paalisin ako dito. Who do you think you are, mister? Ano bang pinagmamalaki mo? Yung pinag-aralan mo? Sino bang padrino mo? Sooner or later, our bosses are gonna realize na wala kang kwenta. Ang alam mo lang, magpa-cute at magpa-charming. So I guess my charm is working on you. You wish. Sige, total, parang nandito ka yata para patunayan sa amin na ikaw ang pinakamagaling. Why don't we put that to a test? Sure, kahit ano. Kahit anong challenge. Sige, ano yun? Kailangan talunin mo ko. Saan? Kung sino yung unang tumumba, siya yung aalis dito. Bring it on! Nagkakamali ka. Hindi ko kaano-ano yung babae niyan. Hindi ko siya girlfriend. Mamita! 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 Hoy, tulungan mo ako dito! Mamita! Okay na po kayo, ma'am. Sige po, sir. Mamita, I'm sorry. Hindi nyo dapat nakita yon. Kayo naman kasi. Bakit kayo dumarating nang hindi kayo nagpapasabi? I don't need to explain anything to you. Ikaw ang dapat na magpaliwanag sa akin.